Hello guys, magandang buhay sa lahat po ng aking mga subscribers. Shout out sa lahat ng mga bago. So, for today's vlog ang ating pong pag-uusapan ay hindi na meron din sakahan, pero gusto ko kayong ipasyal doon sa isang lugar na aking pinaglilingkuran sa pinakamalayo ng mga lugar ng mga IP dito sa Nauhan Oriental Mindoro, ang barangay ng San Andres, Sitio Sidu. Okay, papasyal ko kayo doon, pero bago ang lahat, silipin muna natin. Silipin niyo yung aking mga dadalhin doon na kailangan na isang project development officer to sa kanyang pagpunta sa bawat pag-area. Bago nga po pala tayo pumunta sa area, kailangan ay may handa tayong tubig. Dito ako na ako, guys. Yan o, napakasarap ng tubig dito, malinis. Tanko na tayo. Let's go! Oh. Kailangan din sa puno para makakuha ka dahil hindi mo kakayanin yung current niya. Malakas. Ugas-ugas. Inom muna tayo. Okay, let's go. Ito po yung mga gamit ko. Ayan yung silipin nyo. Of course, ang number one yung wallet, para pag nakonvict kang magbigay, may dapat wallet na may laman, of course. Kung pero ang isa sa lagi kong daladala, itong tinatawag na multi-purpose tools. May gunting, may ano ito, may kutsilyo, may bamboo kasandilata. Medyo mahal nga lang siya, pero kailangan mo ito sa pag-area. Madali siyang dalhin, maraming gamit pagdating sa area. Okay, of course ang towel, dahil katakot-takot na pawis ang ating matutulo sa atin. Extra damit, dalawa dapat, idalawa paparuot pa rito. So yun, may jacket ka, may kaputi dapat. Nandito yung mga dokumento natin, dala extra nga pang-vulcanize yung interior. Okay, lagay natin itong soksok na natin itong towel sa likod. At wag na wag mo, wala po, gamit ang tubig. Dahil wala mong magpakain sa'yo sa area, basta may tubig, buhay tayo. Okay? Dapat ganito yung takbag na dala mo, para ang daming laman niya sa area, dalman na lahat. Kung meron kang dadalhin sa area, doon sa lugar, para intervention sa kanila, pwede mo na siyang ilagay dito. Ayun, let's go! Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, tanggal ang pagod mo kapag ganito ang bubungad sa iyo, na magugulat ka na lang na yung mga tinuturuan mo ay mas magagaling pa sa iyo ngayon. Oh. Tingnan nyo sila kung mag-alaga, gano'ng kalalaki na kalabasan nito. Nakakatuwa sila. Isa sila sa pinagmamalaki ko, yung accomplishment nila ay aking tagumpay. Ang mga kalabasan ito, pag-aari isa sa MCCT namin na pinaglilingkuran sa pangalan ni Idilin Ilagan. Bagaman, ayun, wala siya rito, pero nakakatuwa yung kanyang tanim. Ito po ang aming buhay sa MCCT. May bisita po kami. Ito po yung baha ngayon. Kasama po namin si Madam Karen Olson. Yan. Ito po si Kuya Tor. Sa kanya pong puwit ay yun, sa kanya puwit. Mag-enjoy sana. Ito naman po si Kuya Carden. Matamig, ano masasabi mo sa lasa ng inihaw na kamote? Matamis! Masarap! Masarap pa lang ano, kamote ng kat... Ano yan? Dokumentary na pala, hindi ko alam. Kaway ka, kaway. No po. Pang international video yan. Kawi na po kami. May isa pang area. Magandang hapon ka, pamilya. Narito na naman po niyo kay Eric. Masiglang uuwi at nakaligtas. Pero babalik pa kami sa isang pang adventure. Nagpatid na ako sa aming territory ng si Kuya John. Kuya John, kumuhay ka. Video lang ako kaya. Wag na. Okay na ito. Naging pasaway, alang-alang sa ngalan ng servisyo at malasakit para sa mga katutubong aming pinaglilingkuran. Ito po yung aming dalis na tatawin. Pag ikaw ay isang mintis mo, tataob ka. Kaya kailangan mo ng kapartner para hindi ka magtaob. Pag wala kang malasakit sa mga paglilingkuran mo, hindi ka pwedeng maging empleyado ng MCCT, dahil napaka bis buhay po talaga ng aming mga. Pero masasabi ko ay very challenging at
us, fulfilling talaga. Hindi namin na kailangan ng papuri, ang kailangan na po namin ay lagi namin kailangan sa aming travel, ayaw makarating ng ligtas sa aming matahanan, alang-alang sa mga pamilyang amin din namang kailangan buhayin at paglingkuran. Kuya, anong masasabi mo? At yung mga manunood? Huwag ingat na lang po si Sir sa lagi niyang lakad at salamat po sa kanyang kahit papaano, kahit ganitong bahay, tuloy pa rin ang kanyang servisyo sa amin. Ayun, salamat kuya, salamat sa pagtulong sa amin sa Pantawid Dispa, WDMC City IP ng Nahan. Salamat po. Ito naman po ang inyong Kuya Eric. Kailangan ko po sukatin muna. Uuwi na po ako ng ligtas. Pero kailangan ko sukatin ang lalim para malaman kung makatatawid na ligtas. So sukatin ko ang inyong kailangan. Ihatid muna yung gamit. Galit po ako sa FDS sa Barangay Kaburo at Malbar. Kailangan ko sukatin ang lalim. At kailangan ko maliban ang aking gamit para just in case ligtas ang aking mga dokumento. Babalik ako at ang aking motor ay aking tatawid ng ligtas. Good morning mga kapamilya, ito na naman po si Kuya Eric. Natawid doon naman ang baha. Kahit IPCR na bukas, kailangan bawasan ang aking load dahil meron pong ito, katakot. Ikukunin pa po akong project sa NIUB, sa PCA. So, ititigil ko muna at malalim na. Nakakanerbiyos. Mahulog ang aking ganito po ang buhay namin tuwing ulan na kaunting ulan, baha, so kaya pa naman ng tuhod ito, kaya kailangan dalawang damit. Ayun, itong buhay namin sa NC City, hashtag buwis buhay. So sa lahat ng gustong mahilig sa buwis buhay, ito po ang buhay namin. Napakasaya, ang saya-saya sa NC City, TSWD. Salamat po. Ito po ang aming buhay. Ako po ipupunta ng Kaburo, Malbar para mag-FDS ngayon. Yun. Nakasalamat. Thanks God. Nakatawid ng ligtas. So kagabi ito ay hindi matatawid dahil yan. So ngayon, tatapos ang bagyo. Salamat sa Diyos at kaya naman. So yun. Ako po ay pasamantalang papaalam. Good morning po sa lahat. Nandito po kami ng buntin ng NC City na yung Han. Nagbibilang po kami yung in-inspect at pinibilang yung i-deliver namin bukas sa mga katutubo na ayudang abakang pananim mula po sa MLGU ng Nauhan. Ito po ay ilan nga kaya? 900 to, no? 900 na pananim. Dideliver po namin sa IPA areas, Balite, Kaburo, Paitan, Magtibay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
10. Hop. 10. 1. 2. 3. 4. 1. Set. Ba't parang ito yung walang? 40 na ang akin. Ito parang ano? Walang pagsisimulan. 3. Ilan ang iyo kaya? 40 pa lang yan eh. Para malaban namin po ano, kung meron magigay sa buhay grande. Po, kamamaya pong hapon ay makunguha po kami ng another 600 doon sa plantation para mas para isang dala na lang po namin sa area. Tapos samantala po natin puputulin ang so yan, nandito na tayo sa wala pa siguro sa 75% ito. Sa ikapat. Malapit na. Kita nyo naman yung pawis oh. Pwede na mamaya itong pigaan at so yun. Masaya dito sa MC City. Kaya laging dapat laging pinakababang baon mong damit sa area ay tatlo. O apat. Pag papunta ka doon sa area, magpapalit ka muna yung pamalakasan ng pawis. Pagligo ka na katulad itong aking style eh. Pagdating sa area, malapit sa area, magpalit ka na. Ayun oh, kita nyo yung aking uniform. Ayun. Inubad ko muna. Pagdating doon, saka akong papalit. Pag tinamad, pwede na rin. Naiintindihan na nila. Yung mga guru dito, ligo din ang pawis na punta sa ilog. Yung isa kong video sa ilog, dito rin ang punta noon. Minsan na karanasan yung link ko doon na masubsob sa ilog, may daldalang laptop dahil natutuwa silang manood ng mga motivational videos related sa yung topic. Pinawanan ako pagdating. Kaya pala nila ako pinagtatawanan. Ordinary sa kanila yun, yung dugo sa limatic, lintang payat kung sa lits, isa siyang species ng lits na nalokso, napitik. Mamalayan mo na lang, nakakabit na sa iyong hita at binti. O ayan, nakita niyo 'yon. 'Yon guys, so 'yon yung mga taniman ng mga katubo 'yan, oh. Yan. Kita niyo 'yon. 'Yon na kinabubuhay nila. Minsan malimit, wala silang kanin at ano. Basta balinghoy lang at saging, masaya sila, buhay sila. Pero ngayon hindi na rin. Nagkakanin na rin sila. Pero majority sa kanilang kinakain na ito pa rin. Yan yung mga sanay pa sa balinghoy, nakikita nyo. Balinghoy po yan. Yun. Yung pinaduguan ka nga daw ay miswerte yun. Sa amin ay kami payak na. Pero ako sanay na din dahil lagi ako nakakagat ng limatik ng araw. Yung kasama ko ay takot na takot. First time niyang makagat. Talagang naagos. Kaya mas maganda naka-chinelas kapag pupunta ka sa area o kaya naka-bota. Itong sapatos ko ay hindi ko nakadala yung chinelas ko, so okay lang to. Ito yung isa sa pinakamalalim dito sa barangay na pupuntahan ko. Yung isa sa pinakamalayo kong barangay, yung barangay San Andres, Sanohan. Muntik nang magbaligtad yung, hindi ko na nga dinala ngayon yung motor ko dahil yung iahon ko dito sobrang. Yan o, kita nyo yung mga bato. So yan o. Medyo matatalas. At pagka naulan. Yan. Lalim o. So yun. Nakakatakot. Pero ang ganda ng paligid o. Daming mga gubat. Yan, daming langka. Mga wild po yan lahat o. Doon maglibang-libang ka lang sa area. Mawawalan pagod mo. At ang napakaganda po dito. Napakalamig. Yan. Dito na tayo mga kababayan sa pag-akit sa bundok. So, mga more or less isang oras pa.
kalahati hanggang 45 to 1 hours. 1 hours. Ito talaga tsura ko kaya akyat sa bundok. Ang pawis ay tagaktak talaga. Kaya kailangan mo talagang magbaon ng ayun naman na akyat namin. Oh. Gubat ito, so kailangan maglibang-libang ka rin. Yan ang buhay naming mga field workers at PDO. Mga PDO. Masaya, pero pag hindi mo, wala talaga sa puso mo yung paglilingkod sa ganitong mga kababayan nating nasa remote areas, nasa Jida, hindi ka tatagal kasi nga ito malungkot. Ako naman masaya kasi nature lover tayo. Natigil tayo sa mga lugar na yan o, gubat yan o. Maraming huni ng ibon. Pag narinig natin yung huni ng ibon eh, masaya na tayo at napapawi yung ating pagod kaysa sa ingay sa lungsod at sa bayan. Isa, napakaganda dito sa aming trabaho, libre ka sa high blood dahil lagi kang papawisan sa area. Pagdating mo naman sa area, yung mga paglilingkuran mong katutubo ay napaka masayahin. So, ang akin nga po palang trabaho ay para sa mga katulad kong risk taker, mahihilig sa adventures yun. Pag hindi ganun, huwag ka na mag-apply. Kasi nga, baka 1 week pa lang eh, suko ka na. Hindi naging bago sa akin ito nung ako'y mapapunta ng kalahi. Nag-handle din po ako ng mga indigenous people. So naging malapit sa puso natin itong mga katutubo. Itong video natin ay hindi natin bibidyoan sila. Itong paglalakbay ko lang. Kwento-kwentuhan lang tayo. Baka may mapulot kayo kung gusto nyo ng tips sa pagiging PDO. Naririnig nyo puro mga huni ng ibon. Walang tao dito. So, hanggang doon lang natin bibidyoan sa may malapit yung mga bahayan. Bawal silang bidyohan dahil sa kanilang privacy at yun, rights ng mga matutubo, bawal silang bidyohan maliban na may permit ka. So yun, ginawa ko nga po pala itong video na ito para makasakaling mamiss din ako balang araw na aking mga next generation, ay di panoorin na lang nila ito, makita nila kung paano naglingkod sa bayan ang kanilang grandfather ninuno. So, hindi naman tayo makita nila, hindi naman pala natulog sa pansitan ng kanilang lolo o tatay. So naglingkod din naman pala ng ayos yun. Ayan, malapit na po tayo. Halos hindi na makilala. Ganito yung maging itsura namin pagka nasa area. So, yan. Sarap dito, lamig oh. Mga gubat pa ito. Pag naulan ito, maraming linta. Ah, maraming linta, sorry. Marami ditong pamilya ng linta, yung climatic gubat. May mga kaunti pang gubat. Yan. Dito ang sa tuktok. Lapit pa tayo. Ilang hinga pa. Ayun. Yes, nandito tayo sa tuktok. Ako, naligaw pa yata ako. Lagi pa tayo ng daan eh. Yung minaririg ako mga tao. Dito na tayo yata sa wakas. Yes, nandito na. Ayun. Pag hindi ka maalam, wala matalas ang pandama mo sa pag-first time mo doon sa lugar. Kasi nga pag naligaw pa, wala, bumalik ka agad.
medyo kailangan gamay mo yung terrain. Yun, andito na tayo. So ipapakita ko lang sa inyo yung village. Bawal yung mga taong video. So yun, andito na tayo sa wakas. Natukusan natin isang shortcut. Oh, thanks God. Hindi umulan. Andito na tayo sa wakas sa mga katutubo. Katulad ng pinangako ko, yan oh. Ito lang yung pwede natin videohan sa kanila. Civilized na ito dahil marami na rin mga itong kagandahan sa aming mga PDO. Marami kami partners na nakakasalamuha at bibigay ng interventions. Yun. Pero kung gusto nyo pong makipag-partner sa amin, basta siguraduhin nyo lang na hindi gagamitin yung mga katutubo sa kanila. Personal na interest. Kung pwede niyo po kaming kontakin. Basta yung mga laging panalo, sa usapan ay laging panalo ang katutubo. Bawal din po ang politika sa programa namin sa DSWD. Yun. Welcome, welcome po kayo mga partners namin. Nakikipag-partners po kami sa lahat ng mga ano. So yan po, napakaganda ng lugar na ito. Bundok ito, yan o. Luang. So bye-bye po muna. Hanggang dito lang muna tayo. Mamaya video na lang, usap na lang ulit tayo sa pagbalik. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, tanggal ang pagod mo kapag ganito ang bubungad sa iyo na magugulat ka na lang na yung mga tinuturuan mo ay mas magagaling pa sa iyo ngayon, no? Tingnan nyo sila kung mag-alaga, gano'ng kalalaki na kalabasan nito. Nakakatuwa sila. Isa sila sa pinagmamalaki ko, yung accomplishment nila ay aking tagumpay. Ang mga kalabasan ito pag-aari isa sa MCCT namin na pinaglilingkuran sa pangalan ni Aydelin Ilagan. Bagaman ayun, wala siya rito pero nakakatuwa yung kanyang tanim. Guys, so pauwi na tayo ngayon. Pauwi na po ako. Dakilang video. So, masaya ako kanina na yung tinuturuan ko ay mas magaling pa sa akin ngayon na magtanim ng gulay. Kaya pangitsura ko ngayon. Para na tayo si Rambo. Ito yung damit ko kanina. So, para hindi mainitan. Ito na yung ginawa natin pandong. Ito yun. Yun po, sana natuto kayo sa aking mga naikwento. Ulitin ko lang yung kanina binanggit ko patungkol sa partnership. Ang ating mga katutubo ay sa kasalukuyan ay ongoing pa rin ang kanilang development. Kaya kami ay patuloy na nakikipag-partners. We are looking for partners pa rin in terms of livelihoods, mga livelihoods projects na po pwede sa kanila. Mas gusto namin sana yung mga projects na mas priority namin dito sa paglilingkod, yung sustainable projects na magdudulot ng pagiging ano nila, yung kanilang pagtayo sa sariling mga paa. So yun, hindi yung dole out na forever maging independent po sila. Tip ko nga po pala sa inyo, sa lagi kayong dapat may bagong tubig para alam nyo na sa ating pupuntahan na mga pinaglilingkurang katutubo o sa anumang mga tao, hindi ka pinakain o pinainom. Tulad ngayon, uuwi tayo ng nakakalog na tuhod. Pero ganun talaga ang buhay. Kailangan ready ka. May bagong ka din dapat mga biskuit. Pero malakas pa naman tuhod natin. Powers na, kaya na powers natin yan. Malapit na ito. Mas madadali yung pabalik. Ganun po ang maging field worker o project development officer too. So ayan, mukhang uulan pa at hindi tayo hanap tayo mamaya ng mga silungan. So yun, isa pang tip ay sa buhay ko ay bumili tayo ng ang tawag dito, multi-function tools. Nandun na yung gunting, hindi pala, wala palang gunting, kutsilyo, screw. Maliit lang siya pero maraming gamit. Kailangan natin yung sa field para ano man ang sitwasyon, meron tayong magagamit, emergency. Huwag lang ang baril at gulok at bawal yun. So yun,
Yun, ganun po ang maglakbay. Ganito po kahirap, kasaya at challenging ang maglingkod sa bayan. Kanina talagang go overwhelm ako sa tuwa. Hindi ko kaya nasahan na yung tanim ko kasing kalabasa eh. No match dun sa tanim ng isa naming beneficiaries. Beneficiary. Nakakatuwa na pagkatapos mo silang turuan, eh mas magaling na sila sa iyo. Isa yung malaking achievement mo bilang isang PDO o Project Development Officer. Dapat masaya ka sa tagumpay nung mga taong pinaglilingkuran mo. Dahil sila yung corona mo, sila yung tagumpay mo. Yun, thank you for watching. Dito muna tayo magtatapos. Hanggang sa muling paglalakbay. Ang ito ang inyong kaagri, ang inyong kasama ang PDO, ang inyong lingkod, Sir Eric Suntinorio, Kuya Eric Tinorio for short. Papaalam at pansamantala munang nagsasigning ako. See you on my next videos. Okay?